200 per day ang kinakain ng aso ko na dog food. 6,000 pesos po ang gastos ko sa mga aso ko per month, yung tatlong aso ko na yan. So ayun, malinaw na. Good day mga paps. So for today's vlog, isa ka ba sa mga nagbabalak mag-alaga ng aso na large breed? So bago mo pagdesisyonan niyan, meron ako mga tips na sasabihin sa inyo. Ako nga pala si Pops Nix, ang inyong tropa tungkol sa aso 'yun. Hi Sid. Come. Sid, lika. Right. So guys, ito. Bale, yung mga dog food na ginagamit ko ubos na. Wala na oh. Ang bilis mo ubos. Tatlong aso yung pinapakain ko, tatlong large dog na Belgian Malinois dalawa, tapos isang German Shepherd. So ito ngayon, Murando, ubos na rin. Tapos itong special dog na tira lang to eh. Pagkain to ng mga puppy dati. So ang dog food ko talaga, top breed. Simula nung na-try ko yung Bullseye dog food, nag-shift na ako ng dog food. So syempre unang-una, pag nag-aso ka, ang pinakagagawin mo dyan is yung mga puro pakain talaga. Kailangan talaga nutrients sa aso. Hindi pwedeng tipirin mo sa pagkain. So ito mga vitamins oh. Ito lang talaga yung secret weapon ko. Forza Blue. O nilalanggam pa oh. Yan. Forza Blue talaga yung secret weapon ko pag tuta pa lang yung aso. Quality dog food and Forza Blue. Siyempre, ang dog food natin, Bullseye. So, pakita ko sa inyo yung result ng Bullseye dog food. Sid, come! Ito si Athena. Tinawag po pa, patatapakan lang ito eh. Ito si Athena guys. Yan, pakawalan natin. Athena, stay. Sit. Okay. Ayan si Athena guys, so laki na ng nilaki niya oh. Tignan niyo yung ulo, tsaka yung liig niya. Epekto ng Bullseye. Come. Ito naman si Chelsea, laki na rin ng kinapal. Tignan niyo yung liig. Chelsea dito. Chelsea. Tignan niyo, oh. Laki na ng kinapal niyan eh. Chelsea, ang likot. Chelsea, come. Chelsea, sit. Go. Hayaan mo sila maglaro, maglalaro lang yan. Dun. Yan. O, ikaw, sali ka din. O, Bella, o. Ang dumi ng, ano ni Bella, o. Ang dumi ng cage niya, o. Kasi, ngat. Di ko pa nalilinis. Etong si Sid, di nakikisali, o. Sid, doon ka dito. Huwag ka makikisali yung sa mama ko kulit na yun, ha. Dito ka lang. So, yan, ganyan. Hinahayaan ko lang yung mga dogs na maglaro-laro dito. Magtatakbo-takbo. Huwag ka lang, Sid. Baka matatakan na nung mga malalaki na aso. Yan guys. So, yan nga, pag gusto mong mag-aso ng large breed, unang-una syempre yung space. Itong mga dogs na to, pinapakawalan ko naman to dito na kapag laro-laro sila. Advice ko sa inyo, huwag muna kayong magpapakain ng rice, ha. Kebs, dito Kebs! So guys, oh, si Kebs ko naalala nyo. Ano yan? Ang aking cousin-in-law. Si Kebs. Laki na natin na, oh, tignan mo. Oh, 4 months, kaka-4 months lang. Parang aso na eh. Ito malaki. Lahat sila nakaalaga. Yan, oo. Pinapakawalan ko yan pag para makapag-relax. Dito si Chelsea, laki ng kinapalo. Chelsea, halika ito. Chelsea! Hoy! Chelsea, come! Come. Ito ay 8 months. Ang bigat! Dito mo ko, pang thumbnail. Chelsea, ayun o. Pang thumbnail. Yan. Laki ng kinapal ni Chelsea dun sa ano, sa Bullseye na dog food. Actually, hindi ko naman matitry yung Bullseye kung hindi dahil in-sponsor tayo nila Sir Andrew. Kaya ngayon, based on my preference na rin, nag-order ako ng Bullseye. Mamaya, punta tayo dun sa reseller ng Bullseye dahil kukunin natin yung pinadala nila ulit at bumili rin ako ng sarili kong stock. Kaya ayun, nag-shift na rin ako sa Bullseye. Ang pinakatatandaan nyo, kung gusto nyo mag-alaga ng hindi lang Belgian na any large breed,
i-ready nyo yung sarili nyo sa pagkain. Babudgetan nyo talaga sila ng pagkain para sa dog food or para sa mga nutrients, vitamins, para sa foods nila. Hindi naman kasi kagaya ng mga small breed dyan or halimbawa yung mga pom, chow chow, shih tzu na kailangan mong i-grooming yung mga coat nila eh. Ang large breed hindi naman halos kailangan. Ang kailangan lang talaga nila pagkain. I-ready nyo lang yung sarili nyo na gumastos pag nag-alaga kayo. Kasi yun nga, talagang yun ang pinaka-importante sa mga large breed na aso. Tsaka yung malaking area kagaya nito na pwede silang makatakbo. Or kung maliit yung space nyo, pwede naman silang ilakad lagi. Yun lang. Diba Sid? Ito si Sid na to, lagi rin sa tabi ko to eh. Ayun o, lagi rin sa tabi ko to si Sid eh. Well, buti malaki yung ginagalaw ng aso, no? Ah, oh. Itong likod, pinapakawalan ko sila. Tsaka yung mismong ano nila, yung enclosure nila na yan, ano yan, malaki na yan. Pero syempre, pinapakawalan ko pa rin. Kaya ayoko kasi yung nakakulong lang yung aso sa cage, yung maliit na cage. Para nakagalaw-galaw kasi pag ano, pag working dogs talaga, lalo na yung mga Belgian. Kailangan nila malaki space. Experience ko kay Bella dati, mga 1 week or 2 weeks kung hindi na ilabas yan. Grabe, nagwawala sa cage, kawawa. Hindi kasi yan, ano eh, hindi yan kagaya ng mga aso na pangbahay, kagaya ng mga pug or mga shih tzu na kahit hindi mo sila i-walk or hindi sila mapagod, okay lang. Kaya nga itong mga large dog na to, malakas din ang consumption nito sa pagkain. Oh, lalo na pag nagpapalaki yung mga aso, pag mga edad niyan, mga young adult hanggang 1 year, kailangan sustansya ang pagkain niyan, tsaka quality dog food, vitamins, yun ang kailangan niyan. So ako minsan nagpapakain din ako ng boiled na kalabasa, yun, marami akong pinapakain kalabasa diyan. Tapos pinapakain ko rin niya ng minsan chicken breast, boiled lang. O kaya carrots, yun lang. Ganun lang sila pakainin. Tapos importante, dog food base. Yung dog food, huwag niyong tatanggalin. Huwag niyong mas dadamihan yung kanin. Morning mga paps! On the way tayo ngayon para mag-restock ng ano, ng bullseye dog food. Let's go! Okay mga paps, dito na tayo kila ano, kaibigan natin si Johnny. Ayos tol. Yan, yung mga naghahanap ng ano, mga naghahanap ng bullseye dog food dito sa may San Jose. Dito kayo kukuha sa kanya, sa yung reseller ng bullseye dog food. Ah sige, sige. Hindi, bibili na rin ako tol yung sa akin. Ah sige. Yun oh. Yun, sa wakas dumating din. Yung dalawa order ko. Tapos yung isa padala ulit ni Sir Andrew. Yan. Sa mga taga San Jose po, like yung Facebook ni Tol Johnny para order kayo sa kanya ng ano, bullseye. Tapos salamat din kay Sir ano, kay Sir Andrew, kay Sir RB. Yung mga ano, taga Batangas, dito kayo umorder kay Sir RB. Tapos kung nasaan man kayo lugar sa Pilipinas, hanapin niyo lang sa Facebook yung Bullseye Dog Food, then hanapin niyo yung pinakamalapit na retailer sa area niyo, meron makikita niyo yan. So yun lang, alis na ako. Let's go. Okay, thank you. Okay guys, ito yung laging tinatanong sa akin kung magkano raw nauubos ko sa loob ng isang buwan at gaano kadaming dog food yung nakakain ng mga aso ko. So ngayon, itong top breed kasi, Sid baba, itong top breed kasi, hindi nawawala sa akin to. Since pa nung nag-aso ako, kasi nga, yun, mura siya. Ang laging base ng dog food ko, top breed. So, minsan, naglalagay akahalo ako ng Bipro, tapos top breed. Minsan, special dog, tapos top breed. Pero ngayon, ang gagamitin na natin, nag-shift na ako sa bullseye dog food. So, for example, ito, si ano na lang, si Chelsea. Ang kinakain ni Chelsea ay, sa loob ng isang mila, ito yung ginagamit kong cup guys, ha, hindi ko alam kung ilang ounce to. Ang pinakamadami kong pakain dyan kay Chelsea, kasi kailangan ko siyang mapakapal eh. Dahil pangit yung German Shepherd pag manipis, kaya kailangan niya ng proper nutrients. So ito, ganito lang kadami guys yung pakain ko sa kanila. Then hinahaluan ko lang ng tubig. So paano natin ngayon kukumputin to? Kukumputin natin to sa pamamagitan ng yung median na lang kukunin natin. Ito kasi, ang isang ano na to, sitang likot. Ito kasi guys, ang isang sako niyan, 1,200. So depende sa area nyo ha, hanapin nyo lang sa Facebook yung pinakamalapit na retailer para sa bullseye. Then nasa, sabihin natin 120 per kilo. Itong top breed nasa mga 90 to 100 dyan per kilo pang papi.
So yung gitna na lang, sabihin na lang natin na 110. 110 per kilos ang value ng dog food na pinapaghalo ko. Siyempre, iba pa guys yung mga ganito. Yung mga fish oil, yung mga Forza Blue, iba pa yung vitamins nila. Diba? Hindi ko na-estimate yung bigat ng kainan ng mga aso. So ngayon, ito yung gagamitin natin, medyo magaan. Ang timbang na to ay isang guhit. Yan. So ilalagay ko ngayon dito yung mga kinakain lahat ng mga aso. Then titimbangin natin para ma-estimate talaga natin yung mas accurate na information na dami ng dog food na kinakain nila per meal. Per meal ha. So ibig sabihin, sa umaga lang to. Sa gabi, ganun ulit kadami. Dalawang cup ng top breed kay Athena. Tapos isang cup ng Bullseye. Then kay Chelsea naman, 2.5 cup ng top breed. Yan. 3.5. Then 1.5 ng Bullseye. Tapos kay Bella naman, 1.5 ulit ng ano, ng top breed. 1.5. Then Murando. Ito yung kay Bella, Murando. Isang cup. Bali kay Bella, may kasamang rice yan ah. So ito guys, ito na yung mas accurate, pinaka-accurate na timbang. Ito lahat ng kinakain ng aso ko every meal. Saktong 1 kilograms. So magbawas tayo ng isang guhit. Let's say na sa mga 900 grams. Ang isang kilo natin ay 110. Kung 900 grams lang yan, let's say 100 per kilo na lang. 100, dahil hindi siya umabot ng isang kilo, 900 grams lang, nasa mga 100 lang ang value niyan. 100 pesos ang value ng lahat ng dog food na yan, times 2. Kasi dalawang beses pinapakain yung aso eh. Oh. 200 per day ang kinakain ng aso ko na dog food. So 200 times 30 days sa isang buwan, 6,000 pesos, yan, accurate. 6,000 pesos po ang gastos ko sa mga aso ko per month, yung tatlong aso ko na yan. So ayun, malinaw na. Alright mga paps, shout out time muna tayo ngayon. Shout out kay TC Hora from Rizal Nueva Ecija, OC Boy TV Channel, Christian Dame Flores from Bacolod, Jomar Rios from Nueva Ecija, Jasper Amper, Nika Marawit and Dref Garcin, BM Bella, Gijan Garcia from Pampanga, Charles Camsia, shout out, Ryan Parocha, BM Bro and Teddy from Pampanga, Franklin Gallo, Mark Lloyd Magalona from Don Salvador Benedicto Negros Occidental, at kay Tyson Arconada, shout out sa inyo. Oh, salamat po sa mga viewers natin. Unti-unti na tayong dumadami. Yun! So hanggang dito na lang, wabakasan ko na. Pop Sneaks out!